Samba para sa ating Panginoon. Hallelujah. At bago po tayo magsimula sa ating pag-aawitan, hinihiling po mga kapatid na manalangin po muna tayo. I-offer natin yung service natin para sa ating Panginoon sa umagang ito. Heavenly Father, itinataas ka namin, O Diyos. Pinapupurihan ka namin, O God. We bless your name, Lord, dahil napakabuti mo po sa amin, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi sapat yung salita, Panginoon, na sabihin namin that you are good, Heavenly Father. Alam mo, Panginoon, kung ano yung nilalaman ng puso ng bawat isa. Yung nasa isip namin, Panginoon. Yung gratefulness namin, Lord. Yung puso namin na nag-uumapaw, Lord, sa pagsamba, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Pasasalamat, O God, sa lahat ng mga bagay na ginawa mo, Panginoon. Sa mga bagay na patuloy mo pang gagawin, Panginoon, sa buhay namin. Lord, hinihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, Lord. Sa aming pagsasalita man, Panginoon, sinadya man ito, mga gawa, Panginoon. Lord, pakalinisin mo po kami, O God. Gawin mo po kami, Panginoon, na yung puso namin parang kagaya ng niebe, O God, na malinis, Lord. Bigyan mo po kami ng puso, Panginoon, na marunong sumamba, marunong magpasalamat, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos. Inaalay namin minsan pa, Panginoon, yung service namin, O God. Na Lord, nawa po, O Diyos, buksan mo po, Panginoon, ang durungawan ng langit, O God. Ibuos mo yung pagpapala, Panginoon. Tanggapin mo, Lord, yung aming pagpupuri sa iyo sa hapon na ito, Panginoon. Lord, para sa iyo itong ginagawa namin, O God, dahil mahal ka namin, Panginoon, because we honor you, Heavenly Father. Panginoon, napakapalad namin, O God. We are so blessed, Lord, na tawagin kami, Panginoon, na iyong mga anak, O God. Lord, mga anak mo kami, Panginoon, and anytime, O God, pwede kaming lumapit sa iyo, Panginoon. O Diyos, ngayong araw na ito, Panginoon, tinataas namin sa iyo itong gawain na ito, O God. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, na nandito man, Panginoon, sa pulwagan na ito. Lahat, Panginoon, ang tatayo dito sa harapan. Anoint us, O God. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Yung mensahe, Panginoon, sa hapon na ito, Lord. Nawa, Panginoon, andoon na masaturate kami, Panginoon, ng iyong presensya. Maunawaan namin, O Diyos, yung mga salita mo na aming mapapakinggan sa hapon na ito, God. Pagpalain mo po kami, Panginoon. Pagpalain mo ang iglesia, Panginoon, ng JRKing Church. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, kaisa ng banal na Espiritu. Amen and amen. Hallelujah. Magandang hapon po mga kapatid. Kumusta po tayong lahat? So, ngayon po ay Biyernes. Tayo po ay muli magpuri sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang lahat sa ating Panginoon. Tayo po ay naririto ngayon dahil rin sa Kanya. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you.
we strive, this is our God. Ever we thrive, sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Ever we thrive, sing ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Our God, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Ever we thrive, sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing ayo, 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 ah. 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 Mga kapatid, sa pagpupuri sa Panginoon, ibigay po natin lahat. Amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all with you wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your
ways and promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. The reason that I live, the reason that I sing, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Lord. Dinala mo kami dito, Panginoon, upang magpuri sa iyo. Pakinggan mo kami, Panginoon. Buong puso kami ay umaawit para sa iyo.
Amen, mga kapatid. Praise the Lord. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful again, another opportunity, Lord, upang ipamalas mo, Panginoon, na sampu. Praise. Salamat po, Diyos, sa buhay ng mga kapatid na kasama ko po rito, Panginoon. Hindi ko man po mabanggit sa isa ang kanilang pangalan, but you know them, Father. You know them because they are your sons and daughters. Lord, they are here, Lord, because they hunger for your word, Lord, more than ever, Panginoon. We are here only because of you, our Lord Jesus Christ. Kaya naman kami po, Lord God, ay nagpapasalamat, Panginoon, dahil sa aming pansariling kakayanan, wala po kaming magagawa, Panginoon. Ngunit, sa patuloy na paggabay, patnubay mo, Panginoon, kami po, Lord God, ay nanggagawa namin magpatuloy, Panginoon. Lord, sa hapon na ito, dalangin po namin, Lord, ang iyong pong pagpapala, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong mga salita na siya po, Lord God, na mag-i-strengthen sa aming mga puso, Panginoon, sa aming isipan, at higit sa lahat, Panginoon, sa aming spiritual, Lord God. Sabi mo po, Lord, that man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Lord, sa hapong ito, yan nga po ang iyong papangyarihin, Panginoon. Although physically we need yung pagkain physical, ngunit Lord, ang aming pong spiritual, Panginoon, ang aming pong soul, kailangan po namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. That's why we are here, Panginoon. At even Lord, dun pa sa mga parating pa, Panginoon, Lord, huwag mo rin po silang pagkulangin, Panginoon. At even Lord, dun sa mga naka-join sa amin ngayon sa Zoom, Panginoon. Gayun din, Panginoon, huwag mo po silang pagkulangin, Panginoon. Kaya mo po, Lord, na ang iyong salita, Panginoon, sa hapon na ito ay mag-minister sa bawat isa with the empowerment, Lord God, with the enlightenment, with the illumination that comes from the Holy Spirit that is in us, Father. Thank you, Lord. Salamat po, Lord, sa worship team, sa pangunguna, Panginoon, sa amin, sa pag-awit, Panginoon. Tunay nga, Lord, I know that our hearts has been prepared, Lord, for the receiving of your word. Kaya mo po, Lord, na magkaroon po kami ng receptive heart, Panginoon. Sabi nga po, Panginoon, nawa ang iyong mga salita ay maitanim po, Lord, sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, Lord God. Because your word, Lord, we believe, is not meant to be like taken like a textbook, but your word, Lord, is meant to be lived out, Panginoon. Kagaya ng sinabi mo sa John chapter 1, and the word became flesh. Lord, let your word, Lord, have life in us, Panginoon, that our fleshly bodies, Panginoon, will edify your words, Panginoon, will manifest your words, Panginoon, so that, Lord, ang makita po sa amin, Lord God, ay isinasa pamuhay namin ang aming pananampalataya, Panginoon, na nakabase sa iyong mga salita.
Maraming maraming salamat. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang gawain, Panginoon, sa hapon na ito. Ganyan din po, Panginoon, pagpalain mo po, Lord, lahat ng tatayo rito. At lalong-lalo na ang iyong pong mensahero sa hapon na ito, Panginoon, sa katauhan po ng aming kapatid na si Brother Kenneth Castro. Maraming salamat. Tinataas po namin sa iyo, Lord, ang lahat, Panginoon, ng papuri, pagsamba sa iyong pantamis na pangalan lamang, aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Praise be to God. Praise the Lord. Good afternoon po, brothers and sisters. Magandang hapon po sa inyo. At so ngayon pong hapon na ito, tayo po ay, I believe, part 2 ng Made Alive in Christ. No, na yan po yung ating topic for, hello po sister, yan po yung topic natin for this afternoon. Sabi ko nga, in prayer, ang ating pong mensahero ay wala pong iba kundi po si Brother Kenneth. Yan. Yan po, i-ready na po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Ready na po natin sa pagtanggap po ng salita ng Diyos. And remember, sabi ko, di ba, dahon meron tayong maiuwi, no? Sabi nga, Sharon, di ba, doon sa matatanggap natin na salita ng Diyos, no? Para hindi lang natin mapapakinggan, ngunit maisa sa pamuhay po natin ang salita ng Diyos. Yun ang importante. That's the reason why you are here. That's the reason why we are here. Maybe, in the beginning, na-invite tayo and pinaunlakan natin yung nag-invite sa atin. Pero sa umpisa lang yun. Pero ang ultimate reason talaga why we are here is because we want to hear, we want to receive the Word of God. Yun naman talaga, no? I believe wala naman ditong napunta lang dito para gustong makita si Pastor, di ba? Hindi naman ako celebrity. So, naparito tayong lahat kasi gusto nating marinig ang salita ng Diyos. Why? Because mga anak tayo ng Diyos eh. Di ba? Mga anak tayo ng Diyos. Kaya naman, yan po ang nais nating marinig. And, as I've said, meron po tayong nirarun na series of preaching. Meron po tayong mga iba-ibang preacher na naka-line up. Ang ating pong preaching is all about the book of Ephesians. At tayo po'y kasalukuyan nasa Ephesians chapter 2. No? Nag-end sa Ephesians verse 5 ata or 6, no? Last time sa 6 nag-end. And now, pagpapatuloy po yan sa ating pong pag-aaral. Kaya po, makinig po tayo mga kapatid at tayo po'y mag-chat down po ng notes. Even dun sa mga nasa online, sa Zoom po natin and even dun sa Facebook, nasa online, ganyan din po. Tayo po'y take notes po tayo dahil napaka-importante po ng mga maririnig po natin. No? Specifically, alam nyo yung Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, no? Nandiyan dyan yun. Hindi ko na i-exhort kasi papaliwanag naman ng ating kapatid na si Kuya Kenneth. Kuya Kenneth, ready ka na? Ayan, praise the Lord. So, ready na daw po si Kuya Kenneth. Hindi na natin ito patagalin. Tawagin ko na po ang ating pong kapatid, si Kuya Kenneth Castro. Yun. Ready tayo. Kapag tayo ay tinawag at nagpatotoo, kailangan ready tayo palagi. Lagi ba tayong handa? Ako dati Boy Scout ako eh. Boy Scout. Dati grade 4, grade 5. Una na Cub Scout muna yung maliliit na Boy Scout. Nung naging Boy Scout ako, nag-camping kami sa ano. Eh, yung kaya ko lang na-share kasi yun laging handa eh. Pag sinabing, may posturo ka? Meron! Labas ka agad naman. Yan. Pero yun, pinapahalimbawaan ko lang kasi kailangan merong bagay na lagi tayo dapat maging handa palagi. Ayun yung pakikinig sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen! Salamat at binigyan tayo ng pagkakataon muli. Ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa Book of Ephesians. At nais ko muna batiin ang mga kasama natin dito na dumalo at nagbigay ng oras. At pakibati rin po inyo yung mga katabi nyo. Isang mapagpalang hapon po sa inyo. Pakibati po. Good afternoon, blessed good afternoon. Salamat at may buhay na nagbigay tayo ng buhay upang makinig ng salita ng Diyos.
Okay. Ngayon na yung magpapatuloy tayo sa ating pinag-aralan. Kung kayo po ay napakinggan nyo po yung ating pag-aaralan last week, ay yun yung napag-aaralan natin ay yung Made Alive in Christ. Tinalakay natin po dyan yung from verse 1 to verse 5. Ibigyan natin ng babalik tayo mamaya. Pero bago po yun, ay meron muna akong kwento. Kwento muna. Ngayon na, alam naman natin na malapit na ang ano, Pasko, di ba? Malapit na ang Pasko. Marami tayong mga paghahanda. Nakabili na ba kayo ng inyong mga regalo sa inyong mga iyanak? Meron na? Wala pa? Wala pa. Kasi kapag nandiyan ang mga inanak, nakakaya naman kung wala tayong ibibigay. Di natin alam, maaaring bagay o laruan, maaaring magmamano lang, blessing. Kaya, ang kwento ko ay tungkol sa isang mag-anak na naghahanda rin sa Kapaskuhan. At the same time, birthday ng tatay niya. Birthday ng tatay niya. Isang mag-anak ito. Ang plano ng mga, itong mag-anak na ito, susurpresahin nila yung kanyang tatay. Kanyang daddy, yung daddy nila. So, ang plano nila, hindi nila babatiin sa unang oras ng araw ng kanilang birthday. Diba dapat pagpatak ng 12 o'clock a.m. birthday niya, di ba? Hanggang sa pagising sa umaga, hindi mo nila babatiin. So, surpresahin nila. So, maghahanda sila, kumorder sila ng pagkain. Hindi sinabi sa tatay. Walang kaalam-alam ang yung tatay. Morder ng pagkain. Tapos, balak nilang gawin yung mga paghahanda, yung mga palapagay ganyan sa bahay nila, pagpasok ng tatay sa trabaho. So, abalang-abala ang lahat. So, nung pagising sa umaga, parang simple lang. Patay mali siya yung mga anak, yung nanay. Sabi niya, oh dear, papasok ka na. Sige, mag-ingat ka. Sige dear, papasok ako. Iniisip ng tatay, babatiin siya kasi birthday niya eh. Nangyari na ba sa inyo? Binaganda, kumbaga, sinurpresa kayo ng gano'n? May nangyari na ba sa inyo ganyan? O siguro wala pa, no? O baka meron na iya lang. O. Ganon, hindi mo na binate. So, pumasok yung tatay sa trabaho, yung mga anak na nagtatrabaho, di pumasok. Yung mga anak na hindi pa nagtatrabaho, yung sila yung nagprepare sa bahay. Lagay sila ng decoration, ganyan. Yung nanay, merong negosyo, konting negosyo sa bahay. Nagtitinta siguro ng mga mag-oong o ganyan. Basta meron silang business na maliit. So, parang normal routine sa bahay. Ngayon, hindi na inaasahan yung tatay nila umuwi ng maaga. Umuwi ng maaga yung tatay. So, naabutan nila, nagprepare para. Pero, tuloy pa rin yung mga ano, hindi nila sinabi na para sa tatay nila. Tuloy, akala nila pang Pasko lang. Hindi, tuloy sila. Sabi ng nanay, dear, ba't maaga ka? Dear, para masama ang pakiramdam ko eh, sabi niya. O sige, pumasok mo sa kawato at magpahinga. Di nagpahinga yung tatay. Yung tatay nag-expect ka rin na may babati sa kanya. Hanggang may nag-doorbell. Sabi ng tatay sa anak, anak, pakitingin nga po yung ano, sa nag-doorbell, baka may deliver. Or may in-order sila kung ano. Sabi ng tatay, kayo na po tay. Kanya, may balaga akong ginagawa eh. Pwede po kayo na? Hindi yung tatay naman, masunuri naman. Tinunta niya yung pintuan. May nag-deliver niya. So, kinawa yung deliver, ganyan. O kung ano man yun, pasok ulit yung tatay sa kwarto. Tinawag niya yung misis niya. Dir pa yung ilang tubig? Sabi nga doon. Sabi ng asawang babae, naku dir, busy ako, ang rami akong ginagawa. May araw akong hinahabol na order. Pwede bang ikaw na lang kumuha ng tubig mo? O sige, kuha naman itong tatay. Kuha naman. Di nung kinuha na, balik siya sa kwarto, tinawag niya ulit yung kanyang mga anak. Sa mga anak, alik muna kayo dito. Samahan niyo naman ako dito. Sabi nung, tay, kayo na muna bahala sa sarili ninyo kung anong gusto niyong kunin. Meron kami ginagawa. May project kami inahabol. Kaysa ganyan-ganyan. So, lumipas ang araw, tatay na nagpahinga sa kwarto, lumipas ang araw, gabi na, di preparado na sila. Sabi niya, kaya sige niya ng tatay niyo. Ate, surprise natin siya. Sinaganda sila, pinatay siguro ang ilaw, ganyan-ganyan.
pinantanong anak ng tatay, tay, gising kayo. Birthday ninyo. Ay, ganun. Birthday nyo. Gising, gising. Sabi niya ganun. Eh, hindi magising. Pinantanong, tay, kayo nang gumising kay tatay. Tay. Bakit tayo magising? Ginising nila. Tay. Dear, dear, gising na. Birthday mo. Happy birthday. Hindi na gumising yung tatay. Patay na pala. Ang ating gustong iparating sa oras na yung kwento na yon. Maraming bagay tayong ginagawa. Nabibisi tayo sa bawat bagay natin ginagawa, pero hindi natin naalala yung mahalaga. May isang mahalaga na nakalimutan natin. Gawa tayo dito, gawa tayo diyan. Meron tayong mga hinahabol na schedule. Katulad nito, Pasko. Meron naghahabol na may mga parting pupuntahan, may bibili ng bagong damit, may mga naghahanda sa Pasko. Pero, itanong ba natin sa sarili natin, ano ba ang kahulugan o ano bang reason bakit tayo naghahanda? Bakit may kakaiba tuwing December? Bakit may kakaiba? No, kapag pagdating ng December, parang yung mood natin, parang ano eh, iba yung feeling, ba? Nararamdaman niya yun? Kesa sa ibang buwan? Kaya ganun. Ba, eh, tayo, para tayo nararasa, siguro sa Pilipinas, kasi dito hindi ganong ramdam eh. Pero sa ibang bansa na Christian country, katulad sa atin, handa ano yung mga puno, kung makikita nyo, naka-ilaw, ganyan. Marami yung paganda. Pero, tinatanong sa atin palagi, o hindi natin nare-realize, ano ba yung, natanggap na ba natin yung pinakamalaga? Regalo ng Diyos sa atin. Tanggap na ba natin? Tinanggap na ba natin? Ano ba yung kasayahan ng Pasko talaga? Di ba? Bakit may kinanta sa Pasko na, joy to the world, the Lord is come, and earth receive her King. Di ba? Misan alam natin yung kanta, pero yung lyrics, hindi natin pinapansin eh. Di ba? Joy to, bakit tayo kailangan magsaya? Ano ba yung, sino ba itong Kristo na dumating? At bakit tayo kailangan magsaya? Di ba? Ano bang special dito sa sanggol? Sa ating mga Christian, alam na natin nga, pero minsan nakakalimutan natin eh. Di ba po ba? Nakakalimutan natin na yung meaning ng season, yung meaning ng Kapaskuhan sa atin. Minsan ang mga mind natin napupunta sa mga bagay na alam niyo yon, hindi taliwas na nagiging likuna sa ating naging likuna sa tunay na diwa ng Kapaskuhan. Hindi po ba? So, yung pisahan po natin, nalungkot ba kayo sa kwento? Ito, hindi kayo malulungkot kasi ito. Nandiyan po ba kayo? Hi! Hi! Pagsahay, hello. Hi! Hello! Hi! Oh, raise your hand. Raise your hand again. Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Put your hands on your cheek! Cheek, tama. Ako mali. Cheek dapat. Corny na naman. So, pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Ephesians, ito ay tungkol sa pagiging patay sa Espiritu at buhay sa Panginoon, made alive in Christ. Sabi po sa Ephesians, sa ating pagpapatuloy, alalahanin natin ang dati nating kalagayan, sabi. Sabi sa Book of Ephesians, bago tayo matagpuan ni Jesus, o bago natin natagpuan, o bago natin nakilala si Jesus, we are dead in spirit. Sinasabi sa Biblia yan. We are dead in spirit. Paano tayo naging patay sa Espiritu? Patay tayo dahil sa ating mga kasalanan at ang mga pagsuway. Ayan ang sinasabi sa Ephesians. Sinabi dyan, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Subalit dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kagandang loob, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak
Sino pa tong buktong na anak? Alam naman natin yan kung sino eh. Si Pablo, di ba? Sino po ba? Jesus Christ. Alam na lang po. Ginigising ko lang kayo kasi masyado kayong tahimik eh. Si Jesus Christ, of course. Di ba? Ito ang kanyang buktong na anak. Upang sa pamamagitan niya tayo magkaroon ng buhay. Tayo sa paano mangyari tayo magkaroon tayo ng buhay. Namatay si Jesus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa kanyang pagtubos sa ating kasalanan, sa ating pakikipag-isa sa kanya. Yun yung ano, key. Kasi kahit namatay siya sa kasalanan, if we did not accept yung payment na ginawa niya para sa ating kasalanan, useless na rin eh. Hindi pa rin eh. Kasi nga, sa mga taong tumanggap lamang sa kanya, sila ang maliligtas. Yan ang sinasabi sa ibang katuruan, di ba? Sa ibang aklat. Sinabi sa verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganaan. Di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Naiintindihan po ba natin ang ibig sabihin ng salitang di masukat? Sa salitang English, ang English ito ay ano, unmeasurable. Hindi masukat-sukat yan, unmeasurable, limitless. Ayan, limitless, walang limit. Unending, walang katapusan. Ganyan daw yung kasaganaang loob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Walang limit. Sabi nga mayroong naghalimbawa kung sa earth hindi sinukat from north to south eh. Bakit kanyo? Bakit hindi sinukat doon? Eh bilog naman 'yon, 'di ba? Sinukat siya from east to west. Hindi sinabing from south north to south. Kasi sinasabi sa geography, yung north may hangganan, may pole. North pole. Pagdating mo sa south, may south pole. Alam mo kung nasaan ka na, nasa south ka na. Sa north, alam mo na kung nandun ka na kasi may pole eh. Yun ang kanilang pag-aaral. Pero sa yung east at west, hindi mo alam kung saan ka eh. Kung saan yung west na eh. Kung nasaan ka kasi wala siyang ganun, hindi pinikot-ikot siya. Ganun daw sinukat ang ating. Tapos sa Biblia rin 'yan eh. Nasa Biblia, hindi ko lang malaman kung saan siya sinulat, pero ganun sinukat ang kasaganaang loob ng Diyos sa atin, ang pag-ibig niya. Di masukat ang kasaganaan ng kanyang kagandang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan niya ni Jesucristo. Maliwanag po na ang kasaganaan ng kanyang kagandang loob na yan ay dahil sa ating pakikipag-isa. Pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Ayan. Kaya nga, yung pag-aaral natin noong nakaraan, we are dead in sins. Ano, napasakop daw tayo sa mga prinsipe ng kasamaan sa daigdig. Sinasabi yan, nakalagay sa verse 2, sinusunod ninyo ano ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Sila lang yung pinaghaharian yung espiritu ng yung kapangyarihan ng yung mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritu na naghahari sa taong wala. Ibig sabihin ang kaya ng diablo na linlangin yung mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Naniniwala kayo doon? Amen, siyempre. Kasi when you are in God, meron bang chance sa tong si ang kalaban na kayo ilinlangin? Hindi. When you are always in God's word, di ba? Ang sabi pa, kahit na gaano pa ang nagawa nating kasalanan o nagawa nating kasalanan, kasama na din po ako doon. Siyempre, walang matuwid eh. Sinabi sa Biblia, maliwanag na maliwanag. Walang matuwid. Ni kahit isa. Ha? Ngayon sabihin, napapatotoo po ako,
eh, siyempre, lahat tayo makasalanan. Sasabi, bago po nakilala ang Diyos, eh, ako po'y nagnanakaw. Wala naman dito hindi nagnanakaw. Ako yung nagnanakaw. Hindi naman ako naghalap buhay ng buti magnanakaw. Pero, nagnakaw din ako. I admit that. Nagnakaw ako. Nagsinungaling din ako. Kinulat ko dito para di ko malimutan. Naaway ko yung mga kapatid ko. Naalala ko noon, nung mga bata kami. Naaway ko sila kasi ako matanda. Kapag mayroong mga bagay, hindi ko maraming pagkakataon, pero I admit that. Naaway ko sila, sinasagot ko yung magulang ko dati, nung nalaman ko na sa Biblia, kailangan mo igalang yung magulang, naalala ko yung sinasagot ko yung tatay ko dati, nag-aaway kami nun. Kapag naalala ko, napapayuko na lang ako eh. Kasi alam ko, mali ang ginawa ko. At nalulong din ako sa pornografiya, yung nanonood ng mga di magandang makikita sa internet. Nalulong din ako dyan, nakipagrelasyon sa kaliwat kanan. Pastor, kaliwat kanan. Dati, ganun kami dati. Hindi kami ngayon, hindi na kami ganyan. Opo, kasi naalala ko lang yung patotoo namin. Kaliwat kanan, naku. Hindi ko naman lahat ng lalaki, alam ko lahat lang mga lalaki mababait yan eh. Pero ako, I admit it talaga, ako yung talagang naging ganyan. Inukupital ko yung nanay ko. Hindi ko pinagmamalaki ito, kinahihiya ko ito kasi may ibang mga patotoo na yung proud pa sila sabihin, pero ay ito, gusto ko lang sabihin na ganito ko dati. Ito, televised to eh. In new Facebook, makikila. Ganyan pala si Brad Kenneth dati. Ba't dati yun? Ha? Naging chismoso. Chismoso ko dati. Madaling magalit. Ha? Mayabang. Parang lahat na yata na sa akin na eh. Parang lahat na. Kaya kung pag-uusapan yung tungkol sa patay sa kasalanan, parang ako yung double dead. Alam niyo, double dead yun. Nabagit ko ito eh. Yung, di ba, yung, alam natin yung pag yung may baboy, may sakit, nililibing. Ano po yun? Bocha. Yung nililibing, tapos kapag may bumili, may baboy ka ba? Ah, meron ako! Tapos kukain niya ngayon. Tapos eh, yun. Tinatay na naman, pangalawang ano niya, double dead siya. Parang ganun. Parang ako kasi, sa daming kasalanan. Ganyan. Salamat sa Diyos. Sino magliligtas sa akin? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo sa di masukat niya kagandang loob. Ito isa sa mga interpretation kung di masukat na kasaganaan eh. Kasi I believe hindi lang ako yung ganun. Marami pa. Sa buong mundo, isa lang ang nagsagip sa atin. Kita nyo? Di masukat, di ba? Sa buong nabagit ko ito na nakaraan, marami tayo, lahat tayo makasalanan. Wala ni isa. Agree ba kayo doon? Amen. Pero dahil sa isang tao, sinagip niya tayo. Di ba, hindi masukat? Talagang yung kanyang pagpapatawad is kahit sinabi pa, yung magagawa mo, kasi we are still in a place, yung magagawa mo, post sakali, still there's forgiveness until na yung dumating siya, siyempre, hindi natin alam yung kung kailan. And also, yung pagtayo ay sumakabilang buhay na. That is the end ng forgiveness. Siyempre, the judgment na yan. So, dahil sa ating Panginoong Jesus, meron kapatawaran ang ating kasalanan. Kahit gaano pa kalaki yon, basta magpakumbaba nating aminin ang ating mga kasalanan at tanggapin ang kanyang pagkapatawad. Surrender your life to God. Accept Him to be your Lord and Savior and watch Him work into your life. At ganyan niya ang nangyari sa buhay ko. Ayan, Pastor, ganyan ang nangyari sa buhay namin. Nagbago ang buhay namin. Hindi ko sinasabi na perfect ako, ha? Na nagbago as in yung 360. But I know by little, God is changing me. Kasi ganito po yun eh. When you're in Christ and you accept Christ in Lord, your Lord and Savior,
hindi po pwedeng hindi kayo magbago eh. Eme po ba? Kasi kapag Christian ka at walang nagbago sa iyo, hindi po tunay na tinanggap ang Panginoon. Kasi kailangan makikita mo sa sarili mo 'yan eh. Ako na marami ko nang 'yan na patunayan. Marami ko na napatunayan 'yan. Pag natetempt ako na meron akong mga bagay na alam ko na hindi na ginagamit, but pag andiyan ang Holy Spirit talaga na magsasabi sa'yo, op, halt. Hindi sa'yo yan. Hindi ka na ganyan dati. Ikot. Susundin mo yan. Kasi you're in Christ na. Kung tinatanggap mong tunay ang salita ng Panginoon, magagawa mo yan by the power of Holy Spirit. Amen po ba? Little by little, God is changing me. And that is because of His grace to me and to us, siyempre. Nagtitiwala ako sa Kanya, nagtitiwala ako na kaya niya akong baguhin sa masamang buhay ko dati. Hindi ko kayang magbago sa sarili kong lakas. Hindi maaari yun. Kung ang tao ay hiwalay sa Panginoon, kahit anong gawin niyang pagbabago sa buhay niya, hinding-hindi mangyayari yun. Agree ba kayo doon? Hindi mangyayari yun eh. Ang Diyos lang ang kayang kakayahang baguhin ang tao. Kaya yung nagsasabing magbabagong buhay na, kanyari yan, malapit ng New Year. O, di ba? Alam niya, New Year resolution? Sabi, hindi na. Kung gagawa pa ng ng listahan, hindi na ako mag-shopping, hindi na ako bibili ng bag, hindi na ako gaya-gaya, keso, ganyan-ganyan. Yeah, maraming New Year's resolution. Tama. No. Yang nagsasabing magbabagong buhay na ako, hindi na ako inom, hindi na ako mambabae. Hindi na ako magsusugal. Proud pa silang sabihin ng ganyang paraan. 'Di ba? Remember, proud people don't listen. Don't listen yung mga proud pang alam mo? Mga babae ko dati. Dalawa, pero hindi na ako ganun. May ganun bang, dapat yung kahiya mo pa yun eh. Hindi mo na, yung mga ganung bagay, pag naalala mo, dapat nga hindi mo na maalala yung mga ganyan eh. Proud pa sila sa mga ganyan, they don't take correction. Proud people don't change. But those who willing to surrender their life to God, follow Jesus' ways, genuine heart to obey God, yan ang magiging way to trust God. Faith transforms life at wala nang reason para hindi ka tulungan ng banal na Espiritu. Magbago ka. Holy Spirit will help us to change. Hindi natin kailangan magsumikap pa. Hindi natin kailangan na gumawa ng mga bagay para tayo ay maging pleasing kayo, o gumawa ng bagay na para tayo ay maging para niya tayong friend na basahin ko ha. Hindi natin kailangan magsumikap pa mapatao tayo makamit ang buhay na walang hanggan. Ayan. Sinabi sa verse 8, sabi sa 8, for it's by grace you have been saved through faith. And it's not from yourself, it is a gift from God. Yan ang yan ang climax ng ating pinag-aaralan ngayon. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi dahil sa ating mga gawa. Kaya yung mga tao na they taking hard na magbago para lang makamit nila sa pagkakalam nila na makamit nila ang kapatawaran ng Panginoon dahil sa kanilang good works, kumbaga, ay hindi siya magiging counted sa mata ng Panginoon eh. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. In other words, it is free. It is a gift. Ito'y kaloob ng Diyos. Libre at hindi ito mula sa ating sarili. Tandaan natin yan. Hindi ito dahil sa ating sarili kaya tayo ay napatawad. Eh kung
lagi natin 'to nadidinig no sa mga unang pagtuturo. Kung kaya natin magbago sa ating sarili, mapatawad sa ating sarili, eh bakit dumating pa si Jesus Christ? Hindi na kailangan si Jesus Christ, tayo lang pwede na, di ba? Kung yun ang nagiging pamantayan ng Diyos sa pagiging mabuti at sa ating salvation, hindi na kailangan. O kung di natin kailangan, eh di na tayo nagsasaya ng Christmas. Eh di ba? Hindi na rin kailangan, pero hindi. Hindi ganun ang sinasabi sa Biblia. Ito'y mula sa pamamagitan ng pananampalataya, makakamit ang kaligtasan. We don't deserve anything. It's all by the grace of God. Amen po ba? Amen? Ituloy natin sa verse 9, ang sabi sa Tagalog, hindi tubungan ng inyong gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Not by work, so that no one can boast. Wala tayong may pagmamalaki. Wala tayong ibabrag sa, Lord, naging mabait ako ha. Ganun ba yun? Sabi dito eh, wala naman sinabi sa Bible na pag mabait ka, pumutak sa langit. Meron bang ganun? Wala sila, mabait yan. Mabait naman ako eh, malagay ko, pumunta ako sa langit. Ganyan. Wala naman sinabi pag matulungin ka, pumunta ka sa langit. Mukhang hindi ganun, di ba po ba? Mukhang hindi ganun eh. Subalit malinaw sinabi sa Biblia, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. It's all by the grace of God. Through our faith, diyan tayo naligtas. Sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, tayo naligtas. Teka, there's more, at verse 10 sinabi, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Also, ngayon to ba siya sa pananampalataya? Kung ano ngayon tayo sa gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Ngayon, inanda niya nung una paman upang gawin natin ito. So meaning, by your faith, by the help of the Holy Spirit, it enable us to do good works. Kasi meron na pinresent si Pastor dati no, nung paano ba ang anong equation? Equation ba tayo? Equation ng ating salvation. Ito ba inisip ko yung equation ng ginawa ni Pastor eh. It is by the salvation and law plus good works. Ayan, di ba, nandun po ba yan? Ito ba yung good works, salvation, and law? Or salvation, baka magkamali ako, salvation, faith, and good works. Tama po ba? Inillustrate yan yung nakaraan eh. Yung pag-aaral natin. It is by grace of the Lord through our faith that we have salvation. And by our faith, it by the help of the Holy Spirit, it enables us to do good works. Dahil sa pananampalataya natin, we follow Jesus' example. By our faith. Dahil naniniwala tayo sa Panginoon, dahil naniniwala tayo sa kanyang sinulat, sa kanyang salita, tayo ay sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Diyan tayo nagiging able, ini-enable tayo ng Holy Spirit para gawin ang ating dapat nating pagsunod natin. Kasi pag tayo we follow Jesus Christ, ayun na yun yung good works nandiyan na. Through our faith, susunod yun. Because faith alone nga, walang fruit, it is not, parang ano eh, kumbaga, yes, your salvation, but sinabi nga yan, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works. Because of our faith, yan ang mag-enable sa atin to do good works, which God prepared in advance for us to do. Diba? Kaya, di ko na po pakakabaan. I will let Pastor Adin to
take time also to explain for us everything. But as we close, mga kapatid, I leave you with these words. Salvation through faith is resulting in good works. By the grace of God, we receive salvation through our faith. And that faith should drive us to obey God. Tandaan niyo po yan. God allowing Jesus to obey His word and commandments. Okay? Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Dahil sa yung katulad na binanggit ko kanina, na yung paghahanda natin, na-receive na ba natin yung pinakamahalagang regalo? Alam, siguro naman, hindi naman sa atin bago yung Pasko eh, di ba? Ihanda ko sana to, yung mayroon sana tayong opportunity para magkaroon tayo ng practicing our faith, but unfortunately, hindi natin sila nakasama. But I know in this message, God is speaking to us na isi-share natin ito eh. Isi-share natin ang ating napakinggan. Now we have God na napakalaki ng pasyensya sa atin. Binigyan tayo ng pagkakataon para tayong mabuhay muli sa ating patay na pamumuhay dati. Binigyan tayo ng pagkakataon upang magbagong buhay. Kaya itong regalo ngayon na dapat natin natanggap noon pa, at I know naman, I believe, na tinanggap nyo na, but yung pagtanggap natin, kailangan natin yan i-practice, i-process. At ang yung pinakamalagang regalo niyan, wala lang iba si Jesus Christ. That is the reason for the, yung Pasko eh. Dumating siya, kaya nga, joy to the world, the Lord is come. And let an earth receive her King. Receive natin siya. Receive natin niya kasi yan yung pag-asa natin eh. Kaya tayo nagbubunyi, kaya nga nagbubunyi eh. Joy to the world kasi may pagkakataon na tayong mabuhay at magkaroon tayong buhay na walang hanggan. Meron pang isang kanta yung umiyan na lang. Meron isang kanta pa yung sa Bonnie M. Alam niyo ba yung luma na kasi? Nakalimutan ko na. Sige, pag naalala, sabihin nyo na lang. Ayun. Iyan ang pinakamalagang regalo natin eh, si Jesus Christ. And now He's nasa heaven na siya, watching us. Dati baby siya, dumating siya rito eh. Kaya nga sinabi ng mga anghel nung dumating siya, ang kanta nila, Hindi ko alam yung Gloria. This day, ayan, yun ang kasi dumating, pati ang kalangitan nagbunye eh. Kung ang kalangitan nagbunye, tayo ba hindi na magbubunye? Lalo tayo magbubunye kasi si Jesus Christ dumating para sa atin, hindi naman para sa kanila eh. Di ba mo ba? Kaya kailangan natin siyang tanggapin. Yan ang kaligtasan natin. Panampalataya na natin ang salita niya at diyan tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na natin kailangan natin maging mabuti, but the first step of salvation, is accept Jesus Christ as your Lord and Savior. And by your faith, na piniwalaan mo ang salita ng Panginoon, diyan tayo gagawa, diyan ngayon tayo enable ng Holy Spirit gumawa ng mabubuting bagay. Amen. We become a child of God by His grace through faith, not depending on ourselves, but depending on His finished work on the cross. By believing in Him, and He is now enable us to even have desire to do good works which God prepared for us beforehand to walk on. Salamat sa Panginoon at salamat sa Diyos Ama na ibinigay niya kanyang bugtong na anak. Remember John 3:16. Na sa lahat ng sasampalataya sa kanya, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Yan ang kailangan natin, laging i-rejoice. Lagi natin niyang i-rejoice. Lagi tayo mag-rejoice sa bahaging yan. Ito dapat ang magiging rason kung bakit tayo nagsasaya sa Pasko. Yan lagi, makatanggap ka ng bagay. Yes, that is a blessing of God. Pero yung pinakamatinding blessing na binigay sa atin, the ultimate gift is the Lord Jesus Christ. Yan ang magiging
Yan ang kaligtasan ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Salamat sa Diyos. Salamat. At dito natin tinatapos pansamantala sa ating pag-aaral sa chapter 2, Ephesians chapter 2, 1 to 10. Alalahan natin palagi yan. Yung dati nating kalagayan at now we have new life and that is because of the Lord Jesus Christ. So, let's pray. Father God, we thank you for this day, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, sa iyong kapangyarihan na ibinigay sa bawat isa. Nagbigay ng wisdom, Lord. You spoke to us, Lord, in this message, Lord. We thank you. You give us life, Lord, life through our Lord Jesus Christ. And Lord, nice naming, Lord, na magbalik tanaw ng aming pong buhay dati, Lord. Hindi namin to nakalimutan, Panginoon. We have been sinners, Lord. We have been naging patikas ang ulo namin. Naging masuwayin kami sa iyo. Hindi namin kayo pinansin, Lord. But Panginoon, salamat sa iyong anak na nagbigay ng bagong buhay sa amin. Tinatanggap namin siya, Panginoon, bilang para sa aming kapatawaran sa aming kasalanan. Panginoon, sa iyong mga biyaya, sa iyong mga pangako, Lord, we claim these promises, Lord, because we know we are a child of God, Lord, by accepting Lord Jesus Christ, our Savior, our Master. We surrender to you, Lord. Help us, Lord, from this day onwards, Lord, ang aming buhay gamitin mo sa pagpaparangal sa iyong pangalan, Lord. Huwag namin malilimutan, Panginoon, ang diwa ng Pasko, Panginoon, na ikaw ang dapat naming laging maging sanhi ng aming pagsasaya. Ikaw lamang ang aming pupurihin, Panginoon, sa aming buhay. Salamat sa iyong pangako, salamat sa buhay na walang hanggan. True Lord Jesus Christ. We thank you, we bless your name. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hindi ko naman na dapat anuhin kasi malinaw naman, di ba? Yung malinaw naman yung mensahe ng Diyos na pinadaan po sa ating kapatid na si Brother Kenneth. No? Pero meron pa tayong natitirang 15 minutes, so we rather use this time para pakinggan pa natin more yung salita ng Diyos. Sabi nga, di ba, Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing the word of God. Another translation, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word about Christ. So while nakikinig ako kay Kuya Kenneth, nagtitake notes ako ah. Ayan ah. Pinapalo ko yung instruction ko. Ayan, nagtake notes ba kayo? So I was taking notes. Sabi niya kanina, grace of the Lord is without limit. That is true. Grace of the Lord is without limit and unconditional. But this is what I'm going to say. The grace of the Lord is without limit and unconditional, but it has condition. Contradicting ba yung sinasabi ko? Unconditional, tapos may condition. Ang grace ng Lord is unlimited. No? Saglit lang po. Kuya Berhil. Yan na po yung ating ano. Yan. Ang grace ng Lord is without limit, unlimited. Totoo po yan. No? And it's also unconditional love. Pero it has condition. Basahin nyo po yung John chapter 3 verse 16. Di ba? Favorite verse nyo naman yun eh. So you know it by heart. Favorite verse natin yun. For God so loved the world, sabi niya, that He gave His one and only Son, His only begotten Son, that whoever, yun yung condition, diba? That whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.
So ibig sabihin, if you don't believe, if you do not believe, are you going to have eternal life? No. So that is the condition. So meaning, what I'm trying to say is God's love is unconditional. Why? Because while we were still sinners, Christ died for us. No, yan yung ibig sabihin nun. Because even while si Aldrin makasalanan, hindi sinabi ng Panginoong Jesus, Diyos, ba't ako kailangan kong isacrifice ang sarili ko para dyan sa Aldrin na yan? Eh, napaka makasalanan yan. While I'm still a sinner, Christ died for me. In that sense, His love is unconditional because wala siyang tinitignan. Pero, anong ibig sabihin nun? Yung to gain access to that grace of God, there is a condition. You have to believe. Diba? Kaya sabi, whoever believes in Him. And I know we all believe in the Lord Jesus Christ. That's why we are the children of God. Amen? Praise the Lord. Kanina, Brad Kenneth, yung hinahanap mong verse, sa Psalms chapter 103, verse 12 yun. Pero isinama ko yung verse 11. Basahin ko po. Psalms 103, verse 11 to 12. Sabi po rito, for as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. Do we fear God? Yeah. But there's a time in our life that maybe we don't know. Because ako, I felt that before. Sometimes, noon nung hindi pa ako mananampalataya, lalo na pagka may problema, pagka masaya ako, thank you Lord, pagka may problema, ano ba naman, alam mo yun, sinisisi mo ang Diyos. No, sinisisi ko ang Diyos. Ganun ako noon eh. Because wala pa ako nung right understanding na base sa salita ng Diyos. Well, now, binabalikan ko yun, yung mga nangyari sa akin, it's because of the consequences nung aking naging kasalanan. No? Dahil ako ay meron mga hindi magandang ginawa. Sabi nga kanina ni Kuya Kenneth, no? Tinatawag niya ako, di ba? Alam niyo na yung ibig niya sabihin doon. That's the consequences, di ba? And now, I thank God because through the Lord Jesus Christ, alam mo yun, mapalad ako na sabi ko nga, kasi noon, basta gulero pa ako eh. Kung nasa Pilipinas ako, nagpatuloy, kasi dito na ako sa Qatar nakakilala. Kung nagpatuloy ako dun sa Pilipinas, baka, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. There was a time in my life na pagka nagagalit ako noon, nilalak ako ng mother ko sa loob ng bahay namin. Kasi nagwawala ako talaga. Yung bang parang lahat na makita ko, kaaway ko, ganun. Ganun yung ginagawa ng nanay ko sa akin, nilalock up yung gate. Tapos, yun, lahat ng makita ko dun, sinusuntok ko. Kasi yung rage nando dun, wala kasi yung love sa puso ko. Galit yung nando dun, no? Kasi hindi ko pa nakikilala ang Panginoong Jesus. And no amount of words can change me except the word of the Lord Jesus Christ, no? Yan talaga, kaya sabi ko, napakapalad ko. Hindi ko sukat akalain. I think, looking back at those times, kasi nagkaroon ako ng parang inferiority complex siguro. Because before, pagka may kakatok sa bahay namin, nahihiya ako. Hindi, natatago ako, ganyan. Pero pag nagalit ako, sobra. Yung nawawala talaga yung hiya ko, lahat nilalabas ko, ganun ako. So parang natatago yung rage ko, naiipon, ganyan. Pero lahat yung nangyan na bago dahil sa Panginoong Jesus. No? And I know, all of us, meron tayong mga kanya-kanyang testimony kung paano tayo binago ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, for as high as the heavens are above the earth, ang sinasabi niyang heavens dito, yung kalangitan. Hindi yung kalangitan kung saan siya naroon, kundi kalawakan pala. No? As high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. Now I fear God. And I know that the love of God is so great. As far as the east, nahanap ni Kuya Kenneth, as far as the east, ang ba yung east? Dito? Diyan. As far as the east,
is from the west. So far, has He removed our transgressions for us? Yun ang sabi ng Panginoong Jesus, di ba? Because, ang sabi pala ng Diyos sa kanyang salita, in Psalms 103, no? Because of His love. Pero, narinig ko din kanina, sabi ni Kuya Kenneth, kailangan we have to commit. No, we have to commit. Sabi nga natin, it's a relationship. Kapag ka, when we are in a relationship, di ba yung mga mag-asawa dyan, nawala na yung ating ikakasal eh. Umuwi na sila sa Pilipinas kasi papakasal na sila doon. Relationship, meaning, meron ka rin kailangan gawin. At tayo, ang part natin is to put our trust, to put our faith in God. Yun yung part natin. And the rest, ang Lord na ang bahala. No? Kailangan yung commitment. Sabi po sa Psalms 37 verse 4 to 5, sabi ni, nasan si Kuya Berhel? Dumating na Kuya Berhel. Yan. Sabi sa Psalms 34 verse 4 to 5, favorite verse ni Kuya Berhel to. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. No? Do we take delight in the Lord? Alam niyo yung delight? Pag sinabing delight, yung na pumapasok sa isip ko yung ice cream delight. No? Sa Tagalog, tulungan niyo ako, baka mali yung Tagalog, yung ano ko, delight yung lugod. Tama ba? Yun, nalulugod, no? Kaluguran, sabi nga ni Kuya Leo, nalulugod tayo sa Lord. Nalulugod ba kayo sa Diyos dahil nandirito kayo sa church ngayon, nakikinig kayo ng salita niya? Amen, di ba? We should take delight in the Lord. And sabi, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Meron tayong mga dinidesire, di ba? Kuminsan, mga dinidesire natin is mga all about pleasure. Pero hindi ganun kasi kumilos ang Lord eh. The Lord will give us according to His will. No, later on, makikita natin dyan, according to His plan. No, sa verse 10, sabi niya dyan. No, kaya, sabi sa Epeso chapter 2, verse 7, kinuha ko yung Tagalog. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan. Yung kasaganaan na yan, yan yung tinatawag na grace. No? Ang sabi nila, unmerited favor yung grace. No? Yun ang definition. Bakit? Kung kayo, kaibigan ko, kamag-anak ko, I can do a favor for you. Kasi kaibigan ko kayo or kamag-anak ko kayo. Pero kung wala naman tayong relasyon, di ko naman kayo kilala, no, siguro I will not give favor to you. Pero ang ating Lord, actually, while we were still sinners, not only hindi niya tayo kilala, or although kilala niya tayo because He is omniscient, but He died for us. He gave us that favor, no? Kaya tinawag na unmerited favor. Yung kasaganahan niya, di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, again, grace, kayo ay naligtas. Yes, tunay po na dahil sa grace ng Lord, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo naligtas. No? Pero sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung dalawa, yung grace saka yung faith. Because, ang sabi ng Panginoong Jesus, whoever believes, yun yung faith eh. When you believe, then that means you have faith. Hindi mo pwedeng tanggalin yung grace tapos faith lang. Kasi yun yung sinasabi ko sa inyo na maraming silos. Pero ang problema, silos li wrong. For example, nung, kailan ba yung huling laban nung natalo yung Qatar? Nung Wednesday. Yun, late na ako nakauwi nun kasi nandun ako sa match, sa trabaho. Kasi dun na ako nagtatrabaho kung saan yung may match. Nung pauwi na ako mga alas 2 ng madaling araw o 2:30 ng madaling araw, merong tumawag sa akin, sabi, kabayan, sabi sa akin, nakaputi na ano, na taga rito. Then, siyempre, nilapitan ko, tapos binigyan niya ako ng pamplet. No, tapos nakita ko, sa ano to, sa M. Binigay niya sa akin. Ngayon, hindi ko tinapon, dinala ko.
inuwi ko actually. Kasi gusto kong tignan ko ano yung nilalaman. Yung una lang yung nabasa ko, tapos later on, nakita ni PB, ginutay-gutay, wala na. Hindi ko na talaga nakita. Pero, alam nyo yun, nakalagay dun, puro, anong tawag dun? Yung parang contradiction. Sinasabi dun na ang si Jesus daw ay hindi namatay, ganun. Tapos sinasabi dun, puro contradiction. Kumbaga parang tinatry na napapasinungalingan yung ano natin, yung pananampalataya natin. Kapag, for example, kaya nga sabi ko, pagka ba tayo nagahayo, ganun ba yung ginagawa natin? Yung kinukumpara ba natin? Kasi hindi, di ba? Kasi ang Panginoong Hesus lang yung ating tinataas. Di ba? Wala nang iba. Sabi nga nila na, hindi daw, sabi daw doon, nabasa ko kasi, hindi daw totoo na namatay ang Panginoong Hesus, buhay daw siya, ang pinatay daw, kamukha lang daw, sabing ganun. So, napaisip ako ngayon. Kasi I'm just trying to think, kung ganun, anong purpose? Ba't naparito ang Panginoong Hesus? Kung hindi siya namatay at nag-sacrifice para sa atin, anong purpose? Kasi I know na for them, yung mabubuting gawa, yun yung kanilang focus. Pagka mayroon ka mabuting gawa, then yung masama mong gawa, it will cancel out. Parang ganun, ha? Hindi naman ako expert, pero yun lang yung narinig ko sa mga ibang pastor, yung sinasabi nila. Now, for me, I don't want to debate on that. Kaya pag may nakikita nga ako sa Facebook, nakikipag-debate, hindi ka dapat kasi talaga makikipag-debate sa kanila. You know why? Because yung ating Bible, no, if that can be learned without faith, without the Holy Spirit, no. And then marami na sana naging Christian, naging born again. You have to believe eh. Eh, hindi nga sila naniniwala eh. Paano nila maintindihan? Kung hindi sila naniniwala dahil wala silang pananampalataya, paano sila mag-agree sa'yo? Diba? Kaya nga, tayo, i-share lang natin ang salita ng Diyos and then, ang Lord na ang bahala. Kaya sabi rito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. No? Kagaya ngayon, malapit ang December 25, alam naman natin tayo mga Pilipino, di ba? Gift-giving, no? Pero actually, nauna na ang ating Diyos na nagbigay ng regalo sa atin, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Yan yung kanyang grace. Pero, meron tayong may condition nga. And that is to believe. So, ang tanong, lahat ba tayo dito, do we believe in the Lord Jesus Christ? And do we believe na ang Panginoong Hesus ay nabayubay ang kanyang krus? Nabayubay ang kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo at dumanak ang kanyang dugo para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan? Do you believe? Amen. And then, really, we are sons and daughters of Christ, of God. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, ay nang sabi, no? Kaya't walang pagmamalaki ang sino man. Hindi ito bunga, hindi dahil sa magaling ako, parati akong tumatayo dito, mauuna ako sa inyo sa langit. Ha? No. According yan sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inahanda niya nung una pa man upang gawin natin. Nakita nyo, meron na pala siyang na-i-prepare para sa atin, no? Na inihanda para dun sa mga nakipag-isa. Kaya nga ako sabi sa inyo, hindi ko na-imagine, hindi pumasok sa isip ko na one day tatayo ako dito sa harapan at mangangaral ako, mag-share ako about sa salita ng Diyos. No. Because it was never my plan to do so. But it is the plan of God. No? Ang kailangan ko lang gawin, panampalatayanan. Then everything shall follow. Diba? Because
sabi ko nga sa inyo kanina, sinasabi ni Kuya Kenneth yung equation, no? Yung equation, kasi salvation ang gusto natin. Ang sabi ng Judaizer, kailangan nyo ng faith at gawa at works. Pero ang sabi ni Apostle Paul, sa salvation, kailangan mo lang faith. Nothing else. Yun lang. Yun yung saving faith. Pero meron pang living faith. No? Ibig sabihin, the moment na tumanggap tayo sa ating Panginoon, tumanggap tayo sa Panginoong Jesus, sa kanyang ginawa para sa atin, then we have been saved. No, yun yung saving faith. We have been saved. Pero that is ano yung pastor Rajoan? Spontaneous yung mga mapasok sa isip ko eh. Experiential. No? Not ano yung point of view ng Diyos? Ay, instantaneous. Yan, sorry. Ang gagaling ng mga klase ko ah. Ang gagaling. Yan, spontaneous kasi parati pumapasok sa isip ko. Sa point of view ng Diyos, Ate Cristina, tumanggap ka. Tumanggap talaga siya ng tunay sa puso. Ang Diyos, being omniscient, He knows everything. What's going to happen? So He accepted your faith, yung pagtanggap mo. Then you are saved. Kaya nasa sa'yo na ang banal na Espiritu. No, because He is omniscient, He knows that, no? So sa point of view ng Diyos, that is spontaneous. Ibig sabihin, kalas, tapos na. Pero sa point of view mo, hindi pa. Experiential, no? Why? Because dadaanan mo yun. You will go through ups and down, up and down. Pero kakayanin mo. Because of your genuine faith, no, binigay sa'yo ng Lord ang banal na Espiritu. So kakayanin mo siya. Kaya ang sabi ng Panginoon, ng Diyos, ng Panginoong Jesus, the Holy Spirit is the seal guaranteeing our inheritance. No? The Holy Spirit. So, ibig sabihin, so yun yung saving faith. Then yung living faith, yun na kasama natin ang banal na Espiritu. Because we have to live out our faith. No? Kailangan natin yung isa pamuhay. Sabi nga natin, di ba, action speaks louder than words. Totoo naman yun. Kasi nakikita sa'yo, kung isinasapamuhay mo yung iyong pananampalataya, nakikita yan sa'yo ng tao. Just imagine, ako mag-share ako. For example, si Kuya Kenneth, hindi pa manampalataya, sinesharean ko. Eh, nakikita niya naman ako, let's say, pagka weekends, nasa beer house, ganyan, no? For example lang, ha? Nasa beer house ako, weekend. Tapos, kinabukasan, alam mo, mahal ka ng Diyos. Paano maniniwala yung tao? Eh, taliwas. Doon sa hindi ko isinasapamuhay yung pananampalataya ko. Di ba? Kaya dapat isapamuhay natin yung ating pananampalataya. No? Ano po yung galit? Galatians 3.11, di ba? Sabi dyan, basahin lang natin. Galatians chapter 3, verse 11. Nasaan na yung aking Bible? Yan. Clearly, no one who relies on the law is justified before God because the righteous will live by faith. No, the righteous will live by faith. Yan po yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, di ba, Corinthians 15:17, we are a new creation. We are a new creation. So, anong klaseng creation ka na ngayon, Ate Cristina? God's creation. How? Ikaw, Kuya Kenneth, you are a new creation. Anong klaseng creation ka na? Hindi ka na human being? Alien? Ganun? Di ba? Isipin natin na, sabi, we are a new creation. Okay. Bible yan, salita ng Diyos, totoo yan. No, totoo ang sinasabi niya. We are a new creation. Paano tayo naging new creation? Eh, same naman yung, pag tinignan ko yung picture mo nung 10 years ago, nung hindi ka pa manampalataya, saka yung picture mo ngayon, magkamukha naman. Nabago ba yung thumbprint mo? Hindi naman. Wala namang nabago sa'yo. Paano ka naging new creation? Diba? That is because of yung sa pamumuhay natin. No? Before,
we are a being, created being, na namumuhay ng naayon sa kamunduhan ng mundong ito. No, we are that kind of creation. But now, we are a new creation, meaning yung pagsasapamuhay ng ating pananampalataya. No, bago na. Diba kaya nga sinasabi, diba sa Pilipinas, sabihin mo kung sino ang kaibigan mo, sasabihin ko kung sino ka. Kasi nakikita, doon sa ginagawa, doon nakikita kung anong klaseng kang tao. Diba kung anong tao ka. Kaya kung sinasapamuhay natin ang ating pananampalataya, hindi na tayo yun dati. Yung bagong tayo na ay sinasapamuhay na yung ating pananampalataya. And then, therefore, we are a new being, new created being. Diba? Kaya hindi nyo ba napansin na, or hindi nyo narinig yung mga dating kaibigan nyo? Dati, diba, kagaya ako, ako na lang. Nung unang naging born again ako, pag uwi ko sa Pilipinas, yung mga kaibigan ko doon, tagay. Kasi ganun ka dati eh, di ba? O pinapatagay ka. Ngayon, nasabihin ko, hindi na ako umiinom. Ganyan. O nung una, sasabihin nila, hindi ka na umiinom. Ano ka naman? KJ ka naman. Ganun. Tapos later on, nahayuan ko na sila. Tapos ang sasabihin na nila, hindi na yan, wag natin ano yan si Aldrin. Iba na yan, baka mami hayuan kayo. Ganun na. Kasi bago na eh, no? Bago ka na nakikita sa iyo. Because you are living your faith. Kaya importante yun, na isapamuhay natin yung ating pananampalataya. No? Hindi naman kinakailangan na maging para kang monghe, magsuot ka ng puro puti, di ba? Parati ka nakaluhod dito. No, mga gawa yun, pag ganun. That is by works. Isapamuhay lang natin ating pananampalataya. In every situation, kahit sa trabaho, kahit nasa trabaho ka, maka-encounter ka eh. Don't think because nagsasalita ako dito, sinasabi ko, I know it's easier said than done because I myself, kahit ako, dumaranas din ako sa ganyang pagsubok. Maraming pagsubok. Pero, kailangan, we should hold on to our faith. Kaya nga sabi, faith comes from hearing and hearing the message. And the message is heard. Nabaliktad ko. Dalawang version na mix ko. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Kaya, importante na may naririnig tayo ng salita ng Diyos. Just imagine, kung wala na tayong salita ng Diyos, madali na tayong i-attempt. Na-try, nyo na yun, na-experience nyo yun na yung Kristiyano ka, yes. Pero dumating sa buhay mo na nag-stop ka na na pakikinig or pagbabasa ng Biblia, humihina ka. Kaya importante, napaka-importante po talaga. Kaya sabi sa Hebrews 10:25, anong sabi? Do not give up meeting together as some as in the habit of doing. No, but basahin natin para sakto, baka mamaya iba yung masabi ko. Yan. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. Yan yun, di ba? This is what we are doing. No? This is what we are doing right now. I'm not saying na, pumunta kayo sa church para may uupo or para dumami yung numbers natin. No, that's not what I'm saying. What I'm saying is, pumunta kayo sa church so that you can hear the word of God. No? Although it's not only in the church where you can hear the word of God. Pagka, for example, meron kayong pasok, hindi kayo makapunta ng church, see to it na magbasa tayo ng Biblia. Hindi natin kasama ang Diyos physically, not physically, pero kasama natin siya through the Bible. Salita niya yan eh. Di ba before, yung sa mga panahon ng mga magulang natin, di ba uso pa nun, wala pang text-text noon, wala pang telepono, paano, telegrama, di ba, sulat. Pagka yung mga magulang natin na-receive yung sulat, di ba masayang-masaya sila? Kasi although hindi yun yung asawa niya, pero alam niya, asawa niya nagsulat eh. Di ba? Kaya masayang-masaya siya. Minsan, lumuluha pa. Hindi nyo ba dapat ganun tayo pag nagbabasa? Kasi it's our God, it's our Godfather who wrote these words, not me. Dapat ganun nating kapanabikan yung salita ng Diyos. And then, dapat isa pamuhay natin.
Yun po yun. I know it's easier said than done, pero it will come kung ipapractice natin, no? Kung gagawin natin, no? There are some facets in our life, sometimes na hindi natin na mabitawan pa. Maaring meron tayong mga nagagawa na hindi pa, hindi, let's say, hindi talaga yun yung kagustuhan ng Lord sa inyo. But, take heart. No? Kasi, maaring sa ngayon, hindi nyo pa kaya. Kasi, ang sabi ng Diyos, sa ating pansariling kakayanan, hindi natin magagawa. Kaya kailangan, we have to rely on the power of God. And the power of God is the Holy Spirit that is in us. And the only way that for that to happen is to let Him be the driver's seat of our life. If we will not let Him, then it will not happen. No, because hindi, kasi alam nyo, pwede naman tayong puwersahin ng Diyos eh. Di ba? Di ba, mayroong mga shotgun marriage, ganun, di ba? No, pakasalan mo yung anak ko kung hindi, di ba? Manampalataya ka, kundi babariling kita. Ganun, di ba? Pero bakit hindi ginagawa? Kung wala sabihin, Kenneth, manampalataya ka, kundi gagawin kitang bato. Siguro nanampalataya ka kagad. Pero out of fear, pwede naman gawin ng Diyos yun, pero hindi niya ginagawa. Because binigyan niya tayo ng volitional image. Binigyan niya tayo ng decision making to decide on our own. No? Hindi niya tayo ginawang robot. So that's why, kailangan lang natin gawin, magpatianod tayo dun sa nais ng Lord. Again, it's easier said than done. No? However, if we let the Word of God come into our lives, no? Marinig natin parati ang salita ng Diyos, yung mga impossible, mga imposible mga gawa natin, no? Sabi sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Di ba? It doesn't mean na you'll become Superman, na magiging si Spider-Man ako, no? Magkakaroon ako ng superpowers, no? But it only meant na lahat ng pagsubok, kakayanin ko. Why? Because, hindi kakayanin na para kang martir, na para kang manhid. Hindi ganon. Kakayanin mo because you know that your God is a great, great God, that whatever happens, no, nandiyan dyan ang Diyos, hindi ka pababayaan. Maaring makakaramdam ka ng sakit, karamdaman, or maaring ngayon, may naramdaman kang sakit, karamdaman, or problema. But, hindi, it doesn't mean that na ang Diyos wala na. Nandiyan dyan pa rin ang Diyos. God has a purpose for everything. We don't know, hindi natin maipaliwanag lahat, but God knows. And sabi sa Romans chapter 8, verse 28, di ba? God works for the good of those who love. Basahin natin. All things pala. Oh, tama, tama. Romans 8. 28. And we know that in all things, ibig sabihin, even yung mga hindi magaganda, all things eh, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. May magandang analogy nga dyan eh, na sinasabi sila, pagka daw nagluluto ka, naggigisa ka, di ba, lalagyan mo ng bawang, no? Sibuyas, pag kinain mo yung bawang ng bawang, syempre, mapait yun, hindi masarap, di ba? Pero pag lahat ng ingredients, pinagsama-sama mo na, di ba, masarap siya? Because it worked together. Parang ganun lang yung analogy, pero hindi, it's more than that ang ibig sabihin nito. We know that in all things, God worked together, works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen? Yan po, kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa. No, let us cling to God. No, panampalatayanan natin ang Diyos. Even though dumaranas tayo ng pagsubok, no, even though meron tayong nagawang pagkakasala, but 1 John chapter 1 verse 9, no, sabi, if we confess our sins, He's faithful and just and will forgive us, no? And not only that, He will also cleanse us from all unrighteousness. But we have to confess. That is the condition. Because confession is admission of sin, admission of guilt. That is the first step we have to admit. No, because you cannot confess if you will not admit. Yun.
Amen. Yan po, praise the Lord. God bless you, brothers and sisters. Let us pray. Father God in heaven, maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe na ipinadaan mo po through sa aming kapatid na si Kuya Kenneth. Lord, I pray, Lord, ang pagpapala sa buong pamilya, Panginoon, ni Kuya Kenneth, siksik, ligligid, ang maapaw. Gamitin mo po siya, Panginoon, ng mainam sa iyong kaharian, Panginoon. Nawa, Lord, maraming pa po, Panginoon, ang kanyang panyapak at ang kanyang mga kamay na maabot, Panginoon, upang, Lord, maidala po ang mga wala pang tamang relasyon sa iyo, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon, sa iyong kingdom, O Lord. Maraming maraming salamat, even Lord, sa bawat isa na ito, Panginoon, nakinig ng iyong mga salita at even nandun sa Zoom online and even sa Facebook Live, Panginoon. Salamat din po, Lord, sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord. This we pray. In mighty name, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless, brothers and sisters. Now, we go to our tithes and offering. Again, when we give, what is important is yung nilalaman ng ating puso. No? Kung titignan natin, how God operates in us is through our faith. No? Through our faith. Hindi naman, kaya hindi tayo dapat nagbibigay dahil sabi ni Pastor Ronald, magbigay ako eh. Diba? So parang, ang dating nun ngayon, parang kikil, no? No, it's not like that. But however, we have to give, no, because that comes from our faith. Amen? Yun kasi yung gusto na. Kaya ang sabi, we should give cheerfully. How can we give cheerfully if hindi naman tayo masaya. Hindi naman yun ang gusto natin na magbigay. Nakuha nyo? Kaya ako, parati kong sinasabi that if we are to give, we should according to what our hearts desire. No? Maganda na magbigay, na wag na lang magbigay kung hindi gusto ng puso at isipan natin na magbigay. No? Because there are many reasons for that. Maaring meron kayong mga expenses, meron kayong mga kailangan bayaran, no? Kasi it all should come through your faith. Kaya nga, one example na parati kong ini-example because magandang example to is yung isang kapatiran natin before na yung mother niya mapuputulan ng paa. Alam ko, narinig niyo na to, baka yung iba sa inyo hindi pa. So, nagtanong siya kasi bago pa lang siyang Kristiyano na sabi niya, Pastor, naintindihan ko po yung sinabi sa salita ng Diyos na kailangan magbigay. Kailangan kong ibigay yung aking tithe, sabi niya. Kaya lang, yung mother ko po kasi nasa hospital and puputulan ng paa. Kailangan ng panggastos para dun sa pagputol ng paa. So, tinanong niya ako, ano po bang dapat kong gawin? Dapat ko po bang ibigay yung aking tithes or ibigay ko na lang sa Pilipinas para dun sa pagpuputol ng paa ng aking magulang. So sabi ko, it depends on you because it depends on your faith. Kung anong faith mo. No, kung ang faith natin mahina pa, wala pa doon sa ganung level na we know that God is in control and will always be in control. Then hindi natin magagawa 'yun. Kung ang faith mo is yung pera, ibibigay mo doon sa doktor, then so be it. Because ang sabi ng Lord, without faith, no one can please God. Kaya importante yung faith, no? So, later on, ang ginawa niya, ibinigay niya pa rin. Although hindi ko na alam yun, ano? Hindi ko na alam kung ano yung ginawa niya. Pero ang naging decision niya, ibinigay niya pa rin yung kanyang tithes. And what happened, you know, brothers and sisters, is instead na puputulin yung paa ng kanyang magulang, kanyang ina, ang nangyari, hindi na pinutol yung paa ng kanyang ina. No? Nagpagaling na lang, tapos umuwi na. Okay na. So what I'm trying to say is, that is, hindi yun katha yung sinasabi ko, hindi rin talinghaga, but that's talagang nangyari siya, no? Dito sa church.
some years back nangyari siya. Kung nandoon yung faith natin, no? If we have faith, sabi nga, if we have faith, you can tell this mountain, move from here to there. Kasi napaka-importante ng pananampalataya natin eh. Because, tell you the truth, as tayo bilang mga tao, wala naman tayo talagang magagawa. Pero ang Diyos natin, meron. Kailangan lang panampalatayanan natin siya. Pero hindi po pwede na sinasabi natin pinananampalatayanan natin siya but we don't trust him. We don't trust him to save that, for example, yung in example ko, we don't trust him na masisave niya yung nung magulang, no? Kailangan lang talaga ng Lord talaga yung trust natin sa kanya, yung faith natin. So it's according to our faith in God. Kaya nga, when we give, no, we must give cheerfully. And we can only give cheerfully pagka nandoon yung faith natin na sa pagbibigay natin, no, na mas marami pang maaabot ang Lord yan sa mga pananalapi, no, na binibigay natin. Saka sino bang magbe-benefit? No, it's not the pastor, but of course, yung mga paggagamitan ng mga pera na yan is dito, to sustain yung church natin, and kapag may mga gawain tayo, and kapag may mga nangangailangan, doon natin yung ginagamit. So, that's why I'm encouraging you to give, but if hindi pa kaya, hindi kaya magbigay, then it's according to your heart, no? It's according to your heart. Amen? Naintindihan niyo po yung ibig kong sabihin? Baka kasi isipin niyo na I'm going against Malakay chapter 3 verse 10, di ba? Kasi sabi ng Malakay chapter 3 verse 10 that we should give. No. Yes, we should give. Pero we should give according to our hearts. No, not just give blindly because yun yung sinasabi ko. No, we should know why we give. Ang sabi ng Lord, test me in this and see if I'm not open the floodgates of heaven. Ang sabi ng Lord. Diba? Totoo yun. No, but we don't just give because naghahanap tayo ng kapalit. Pero given yun. Given yun. Kasi yun ang sinabi ng Diyos eh. Given yun. Hindi yun sinabi ko. Now, kung sinabi ko, kung ako ang nagsabi lang nun, matakot na kayo kasi wala akong kapangyarihan na gawin yun. No? But it's all about God. Kaya nga, depende yan sa inyo, sa inyong pananampalataya, sa inyong faith. In everything, pananampalataya talaga dapat yung kailangan natin. No? Even yung love. We cannot love without faith. Well, we can love without faith, pero anong klaseng love yun? Maaring love na katumbas ng mundo. Pero yung love natin, dapat may kasama rin faith. Amen? Praise the Lord. So, yun po, brothers and sisters, if meron po kayong ibibigay po, you can do so. And just drop that in the box. I forgot to tell you, meron pong papel na dalawa dyan sa envelope na yan. Yung isang, yung malaking white paper, yan po yung for prayer request. Meron po kasi tayong intercessory prayer every Saturday. Nililid po ni na Kuya Manny and Ate Helen. Every Saturday po yan, pinagpipray po natin yung mga prayer request. So if you don't have anything to give, my suggestion is still to take because meron ngang envelope dyan, give a prayer. No? Prayer yung ibigay nyo para maipag-pray po natin. No? Ang bawat isa. Amen? Praise the Lord. May ano ba yung kids? Meron ba silang offering? The next. Okay na po. Okay na po lahat. Okay na po. Okay. Can I ask everyone to stand, please?
Panalangin, tuon po natin ang ating mga kamay sa ating pong mga kaloob. Panalangin po natin. Para God in heaven, thank you Lord for this opportunity na makapagbigay po Lord sa iyong kingdom. Salamat po Lord sa mga pananalapi na ito, Panginoon, nagmula po sa aking mga kapatid, Lord. I know Lord, these are their hard-earned money, Panginoon, but they are freely giving, Panginoon, not to me, but giving to you, Panginoon. I know, Panginoon, na physically ang gagamit po nito ay church, but Lord, yung pong pagpapamalas, pagpapakita po nila ng kanilang faith, that is a sign, Lord, na isinasapamuhay po nila yung kanilang pananampalataya, Panginoon, because it is not me who said, who encouraged to give, but it is you, Lord, because ikaw po, Lord, ang aming naging example, a great example, Panginoon, sa pagbibigay mo, O Diyos, ng aming Panginoong Hesukristo sa amin, ang iyong kaisa-isang anak. At ikaw, Panginoong Hesukristo, ang pagbibigay mo ng buhay mo, ng pagpapakasakit mo para po sa amin. Kaya naman, maraming salamat, O Diyos. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, Lord, siksikligligit ang maapaw. Hindi ko po alam ang mga sirkumstansya ng buhay ng bawat isa. Panginoon, for sure, meron po kaming pangangailangan, maaring pananalapi, maaring kagalingan, spiritual man, Panginoon, emotional, Panginoon, Lord, meet us, Panginoon. Katagpuin mo po kami, Panginoon, kung saan po, Lord God, mo kami dapat katagpuin, Panginoon. Ang dalangin ko po, Panginoon, sa bawat pagsubok namin pinagdadaanan, Panginoon, let this be a stepping stone, Lord, upang kami po, Lord God, ay mas lalong tumatag, mas lalong lumakas, Panginoon, upang, Lord, hindi lamang, Lord, malagpasan namin ang pagsubok, Lord, ng buhay, Panginoon, kundi, Lord God, maging magandang ehemplo kami na isang Kristiyano na isinasapamuhay ang kanyang pananampalataya, Panginoon. At nang sa gayon, Lord God, makita po ng mundo na kami na iyong mga anak ay tunay, Lord, na isinasapamuhay ang iyong mga salita, ang iyong mga ipinag-uutos sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat. Bless everyone here, Father. Even Lord, yung mga nasa online, Panginoon, pagpalain mo po silang lahat at ang mga pananalapi na ito, Panginoon. This we pray in your mighty name, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Praise be to God. You may be seated po. Upo po tayo. Ipa-flash lang po ni Kuya Ronel yung pong ating activity for the whole week. Sige po. Sa 24 po, makapunta po kayo. Everybody get up if you love him. Sorry, Kuya Ronel. The Lord. And then, additional announcement po mga kapatid, December 17 ngayon, di ba?
So next Friday is December 24. Yan. So sa December 24 po, brothers and sisters, tayo po, take note po ha, kasi baka po magkamali kayo, wala po tayo dito sa next Friday. Wala po tayo dito sa panambahan. But it doesn't mean na wala tayong gawain. Meron tayong gawain. However, hindi siya formal, informal. When I say informal, kasi wala tayong stage, wala tayong mga instrumento, gitara lang sa kayong beatbox na dadali ni Kuya Kenneth. At dun po tayo sa hotel. No. Kasi 24, minsan lang nang mangyayari kasi ito, 24 din kinabukasan 25, di ba? So 24, dun tayo sa hotel. Ang check-in, 3 p.m. So mauna muna kaming mag-check-in kasi hindi naman tayo pwedeng sabay-sabay dun, no? Mauna muna kaming mag-check-in. Yung iba, pwede kayong dumating kahit late ng konti kasi hindi naman kayo makakapasok din dun. Susunduin ko kayo dahil may access card yung elevator eh. Kailangan ko kayong sunduin bago makakapasok. Saka kung sabay-sabay din tayo, baka sitayin tayo. So ngayon, dun tayo sa hindi ko pa alam kung anong room. Malaman ko by 3 p.m. pagka nandoon na. Try na lang namin ni Pastora Joan siguro na mag-check-in earlier. No? So anong mga gagawin natin doon? Of course, meron din tayong service kagaya ng ginagawa natin ngayon. Pero acoustic guitar nga lamang saka beatbox. Okay? So syempre, may praise and worship tayo doon. Meron din tayong preaching. Pero ang preaching natin, hindi na rin ganito. So more on house. Alam niyo yung kagaya nung time ng mga apostle, 'di ba pumupunta sila from house to house? Tapos doon sila nag-fellowship. Parang ganoon ang gagawin natin. No? Imagine niyo parang malaking Bible study, parang ganoon. No? So siyempre ako yung mag-aano doon. So i-stop muna natin yung ating series of preaching for Ephesians and jump tayo sa preaching about the Lord Jesus Christ related sa Christmas. And of course, hindi mawawala yung kainan. Meron na pong nag-commit na si Kuya Manny. Magluluto daw po siya. Tama po ba? Magluluto daw po. And si Pastor Rajoan din, magluluto ka ba? May nagre-request baboy daw. Di ba may baboy tayo doon? Hindi yung may baboy doon. Tapos bumili na kami ng ham. Pure foods ham. So baboy, yun. Baboy talaga yun. Para sa Noche Buena natin. Kung sino yung mag-i-stay doon sa hotel. And fellowship. Yung gagawin natin, di ba? Noche Buena. Tapos ito. Doon sa mga makakapag-stay sa hotel, kasi December 25 na kinabukasan, morning, magbe-breakfast tayo doon sa hotel. No, sa restaurant tayo magbe-breakfast. So, yun yung ating Christmas. Ano po? Ha? Ano? Ah, okay. So, meron din tayo palang, before I forgot, meron din tayo exchange gift. Okay? Siyempre, yan yung ating naging tradisyon. And ang alam ko, 30 reals max. 30 reals maximum. So pwede kayong bumili ng 1 real. Ay, minimum pala yung 30 reals. Minimum 30 reals. Ha? Tapos maximum, unlimited. 30 reals lang. Minimum. Yan. So, exchange gift yan. Doon sa mga naka-experience na kung paano natin ginagawa yung exchange gift, alam nyo na yun, di ba? Yung paikot-ikot na ganyan. Basta, maganda yon. And baka may nakalimutan pa ako. Yung may games din po na inanda si Pastora Joan. Yan. And, of course, since hotel yun, so pwede tayo mag-swimming. Sa mga gusto mag-swimming. Okay? So, overnight tayo dun. And, of course, pwede tayo maglaro-laro dun, no? Dadalhin ko yung PS4. Dadalhin ko ba yung PS4? Hindi daw. Kailangan itago ko na sa sasakyan. Ayun po. So,
yung highlight doon, yung ham eh. Hindi, dalawa yun, binili ko para makakain tayo. Hindi, highlight doon yung kay Kuya Manny. Masarap magluto si Kuya Manny. Okay. So, ayan po. Again, ha, baka dito kayo pumunta, magkamali kayo. Pagdating nyo dito, wala kayong madadatnan kasi doon tayo, December 24. Yung hotel, babanggitin ko na lang offline yung hotel. I-message ko na lang yung hotel kung saan. Baka kasi pag binanggit ko dito, baka maraming sumama eh. Baka yung kahit hindi natin kilala, sumama. Hindi, joke lang. So, i-message ko na lang sa group natin, okay? Nandun naman kayo lahat, no? Ay, sina... Oh, sige. Sina po. Sina sister, sorry anak. Kasi yun yung problema ko eh, yung pangalan. Hindi ko matanda-matandaan parati eh. Ano nga po, name niyo po uli? Beth, ayun. Tapos, Arlene, okay. So, kung may Facebook po kayo, ayun, add nyo na lang sa sila. Ayan. Sa, yung hotel naman sa West Bay, malapit po yun sa inyo. So, kung gusto nyong pumunta, pwede. Ayan po. Tapos, overnight yun ha. So, pwede kayong, kasi tatlo, 3-bedroom yun. So, pwede tayong ano. Yung mga babae, pwede dun sa room. Yung mga lalaki, dun lang sa, ano, sa sala. Okay? So, meron pa ba? Meron pa akong nakalimutan? Wala na. Okay. So, kung wala na po, tayo po ay okay na? Sara Joan? Sige. Manalangin na po tayo. Tayo po ay tumayo. Let's pray. Pray. Father God in heaven, thank you Lord for this wonderful afternoon. Salamat po Lord sa iyong ginawa Panginoon sa hapon na ito Panginoon kung saan Lord. Truly I believe Lord that we have experienced you Panginoon. Lord, kinatagpo mo po kami Panginoon. Maraming salamat O Diyos. Lord, ang hapon na ito Panginoon ay hindi masasayang pagkat Panginoon sa hapon na ito, Lord God, mula sa hapon na ito, isa sa pamuhay namin, Panginoon, ang aming pananampalataya, Lord God. Lord, sa mga kasama ko po na naririto at even sa mga nasa online, you know them, I pray for them, Father. Nakatagpuin mo po ang bawat isa, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay lumago, Panginoon, sa pagkakakilala nila sa iyo, Panginoon. Nang sa ganon, Lord, yung relationship namin sa iyo, Panginoon, ay tumibay, Panginoon. At the day will come, Lord God, when we will meet you, Panginoon. And you will say, Lord, well done, my good and faithful servant, to everyone, Father. Salamat po, Diyos. Sa mga kapatid po namin na hindi po namin nakakasama dahil may trabaho or may sakit, Panginoon, nagpapagaling, Lord, ikaw po ang kumatagpo sa kanila. Bigyan po sila, Lord, ng kagalingan, Panginoon. Kalakasan sa kanilang mga trabaho, O Diyos. Tulungan mo po sila, Panginoon. Lord, ang bawat isa, gamitin mong instrumento, Panginoon, upang maghayag ng iyong mga salita, upang mag-share ng iyong gospel, Panginoon. Share the faith, share the love, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, through the Holy Spirit, Lord, na matayuan po namin ito, Panginoon. Lord, nais po namin, Lord God, lalo na itong nalalapit na Pasko, Panginoon. Nais po namin, Panginoon, na magawa po namin makapagbigay, Lord. Not makapagbigay financially or material, Panginoon, but makapagbigay ng iyong salita, Panginoon, sa mga tao na nangangailangan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Give us the opportunity, Lord, to do this, Father. Maraming salamat, Lord. Lahat, Lord, ng aming ginawa, Panginoon, sa araw na ito at mga gagawin pa, Panginoon, ay amin po, Lord God, tinataas sa iyong pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Panginoon. Church, let us raise our hand.
a sign of receiving the blessings from God as I will read the benediction in Tagalog. Ang sabi sa mga awit, 121 verse 7 to 8, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailan. Sa mga taga-Tesalonica, chapter 3, verse 12 to 13, naway pasaganahin at pag-umapawin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos. Sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga hinirang. Sa mga taga-Pilipo, chapter 4, verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At sa Romans chapter 11 verse 36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at pag-aari Niya, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. At sa inyo, JRKing Church, pagpalain kayo ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Praise be to God. Amen. Praise the Lord. Awit pa tayo. Salamat o Diyos. Salamat po mga kapatid. Salamat po worship team. Salamat Ate Cristina. Salamat po mga nasa online. Salamat mga nasa Zoom. No, hindi ko kayo mabanggit isa-isa kasi hindi ko nakikita. Pero kanina,
Nakita ko sina Kuya Jeff, na Ate Kes, na Ate Susan, sina Ate Justin. Sino pa? Kuya Ronel. Yan, si Ate Justin, lahat kayo, salamat po sa inyo. Si Ate Susan, Ate Kat, Ate Catherine, sino pa? Yan. So, kami kanain mo at ngayon, hindi kami pizza. Sino pa? Jollibee kami ngayon. Nag-aaral pa lang po siya. Sige po, God bless, see you, bye-bye. Hindi, ano lang, may app lang siya.